Okay, ang pupuntuhan natin ngayon ay patungkol ito sa People's Initiative rin. Ano? People's Initiative na kung saan nakarating sa akin ang information na ako Bicol party list. Ay ito palang isa sa kasabwat ni Martin Romualdez. Ano? Kaya ang Bicol, lalo ng Albay, nagkagulo sila dahil nga dyan sa People's Initiative. Ano? So, ang akala natin na huminto na ito, patuloy pa rin. Ano? Patuloy pa rin itong ako Bicol party list na kasabwat ni Romualdez. Na kung saan ang mismo ang Bicol, lalo ng Albay, ayaw nila yung People's Initiative. Ang problema nga lang, ang karamihan sa kanila o ang karamihan ng mga Bicol ay nadadala dahil nga sa pera. So yun ang ikinagalit ng mga taga Bicol. Dahil yung ibang mga nasa laylayan na sinasabi nila, medyo nakukuha dahil nga kailangan nila ng pera. Ano? Kailangan nila ng pera. So, nababayaran ng iba. Kaya nagkagulo ang mga politician doon. Kasi ang alam natin dito, almost congressman ay nabayaran. Kung hindi ako nagkakamali, 22 million more or less ang bawat congressman. So yun ang ginagamit nila sa People's Initiative. Ngayon, kung sakali magtagumpay, ito na ang simula ng pagbagsak ng Marcos. Dahil maraming ayaw. Tandaan ninyo, si dating Pangulong Duterte, ang karisma niya nasa laylayan. Ano? Nasa laylayan ang karisma ni Pangulong Duterte. Dahil alam niya magdala ng tao. Ano bang kinalaman ni Martin Romualdez sa mga laylayan, yung mga mahihirap? Wala siyang kinalaman niya. Wala silang alam. Kasama na dito si Cotto. Hindi nila nararamdaman ang damdamin ng mga nasa laylayan. Ano? So, kaya ginagamit nila dahil alam nila kayang bayaran. Pero nakaka-insulto ito sa mga kababayan natin. Ano? Na dadaanin mo sa maling pamaraan. Ano? Maling pamaraan para lang sa inyong mga personal na interest. So itong si party list ako Bicol, ito yung isa sa promotor sa People's Initiative. Ano? Bakit nagagawa nila? Bakit nagagawa ng mga kababayan natin na nililinlang ang Pilipino? Nililinlang nila ang mga kababayan natin. So sa lahat ng mga probinsya ng ating bansa na kung saan malakas ang People's Initiative at ayaw ninyo, itawag nyo lang sa akin para paliwanagan natin ang mga kababayan natin na ang People's Initiative, ang plano nila, babaguhin ang sistema ng ating batas na kung saan ay para lang makaupo si Romualdez as Prime Minister, kung hindi ako nagkakamali. Pero maraming ayaw na Pilipino kasi hindi dinaan sa tamang pamaraan. Ano? So, nananawagan ako sa mga kapwa ko Pilipino na subaybayan natin. Ang problema nga lang dito, ang ating Pangulo, hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagpapakita. Para bang sa isip natin, wala tayong Pangulo. Walang nagli-lead sa ating bansa.
At naramdaman natin na ang nagpapatakbo ng bansa ay si Cotto. Ano? Hindi yung boksingerong Cotto, ha, na kalaban ni Pacquiao. Yung Cotto, galing niya sa Lisa. Kay Lisa. Ano? So, panawagan natin. Uulitin natin na ang Bicol na nawagan sa atin na yung mga taga Bicol, pag-aralan nyo kung tama ba yung People's Initiative na yan. Dahil si Sandy, si Representative Saldico, siya ang isa sa promotor dito. Ano? Kababayang Romualdez, bigla ka lang sumikat, bumagsak ka naman sa rating. Ano? So, sana pagkaisa natin. Sabi ko nga, malapit-lapit ng 2 years, kung wala kang pagbabago, wala kang kilos, wala kang salita, sinisigurado ko, babagsak na o lulubog na ang barko. Ano? Lulubog ang barko. Kasi ang kasundaluhan natin o ang Philippine National ay gising na sa katotohanan. Kung saan ang tama, doon sila. Doon sila papanig. Ha? Katulad nung nangyari sa kay ERAP. Although malakas na politika doon, lumabas ang pera ng mga oligarchs, nasabi nga nabayaran, pero kagandahan doon, hindi ang sundalo sa sundalo ang naglalaban. Hindi sa panahon ni Cory Aquino na sundalo mismo naglaban-laban. Hindi nagkakaintindihan ng mga prinsipyo. Sa panahon ni Fidel B. Ramos, walang naglakas loob na magkudita. Kasi iniisip pa lang nila na counter na sila. Sa panahon ni ERAP, napabayaan dahil puro daw pagsusugal. Pero maraming nagawa si Pat. Marami rin, may nagagawa rin si ERAP. Kaya lang, para sa masa. So ang oligarchs, kumilos. Kaya pinabagsak siya. Ang kagandahan lang doon, isang kumpas lang ng tube stop, tapos ang gulo. Ano? Natapos ang gulo. So, ganun lang dapat tayo sa EFP. Pero, ba na ngayon, very professional ang EFP ngayon. Iisa lang ang susundin natin para walang, hindi magkasakitan ng kapwa. Yun, impirmado. Salamat.